Hello, kumusta na kayong lahat dyan? Ito na naman po tayo sa ating channel at tara! Chismisa na naman uli at muli na naman ating pag-usapan ang madalas nating pag-usapan. Mga ilang araw din akong hindi nakapag-upload ng video kasi nahihirapan akong kapag-isip ng idea dahil sa pagkakaroon ng mga limitasyon na dapat kong bigkasin. No? Kaya tulad kong dati, kapag sinabi kong si Superman, siguro naman kilala nyo na kung sino si Superman. Ha? Pag sinabi kong agila, alam niyo na yon, yung mga galamay ng agila at saka yung ulo ng agila. Yan. Pag sinabi kong albularyo, alam niyo na yon kung sinong tinutukoy ko yung mga albularyo. Yung mga albularyo, sila yung may gawa ng faith. Ha? Alam niyo na rin yung faith, di ba? Okay. Ngayon habang wala pang ibang update, wala pang bagong update, pag-usapan lang natin yung mga naging update ng mga ibang vlogger. Katulad lalo katulad sa pinag-usapan nila ni Baratbay. Okay, nitong mga nakaraang araw, meron akong napansin dun sa mga faith supporters group. Tinignan ko yung mga iba't ibang comments at napansin ko na yung ibang mga supporters ay medyo inip na. Tinatanong na kung nasaan na daw yung faith, bakit wala pa hanggang ngayon. Na? Yung iba naman, merong mahabang pasensya na hanggang ngayon ay tuloy pa rin yung tiwala tulad ko. Meron namang iba, halata mong merong nagpapanggap na kunwari mga supporters pero ngayon tumitira na. Sila yung mga nasa grupo na nung bago pa si Superman sa bansang Indo, ha? Makita mo panay ang tira nila kaysa wala daw evidence. Pagkatapos nung magkaroon na ng mga magagandang updates, medyo tumahimik sila. No? Eh ngayon dahil sa medyo naiinip na yung mga karamihan sa mga supporters, ayan na, bumabanat na naman sila. No? Ayan na, kaya nakikita mo kung sino talaga yung mga tunay na supporters dyan, tsaka yung mga nag-iispiya lang. Ah. Kaya, para dun sa mga legit na supporters, eh, huwag muna kayong mainip. Hintay-hintay na lang natin. Alam ko, isa na lang kasi ang pinakahihintay natin eh. Yung sinasabi nilang pagla-live coverage ng faith para dun sa mga 300 na naging biktima ng salot. Yun na lang, isa na lang yung hinihintay natin, diba? Alam nyo, kahit na nga ako eh, kumisan nagdududa na ako eh. Pero hindi ako nagdududa sa kakayahan ng faith, ha? Nung mga gawa ng mga albularyo na to. Itong ini-endorse ni Superman, ha? Ang pinagdudahan ko ay yung ginagawa ng mga kontrabida. Tulad ng mga agila, yung mga galamay ng agila, at saka nung ulo ng agila, yun ang pinakamatindi. Okay, tignan nyo ha. Pag-uusapan ngayon natin yung tungkol sa mga ginagawa ng mga agila. Noong nandito pa sila sa Pilipinas, si Superman, ini-endorse niya yung produkto nilang faith, di ba? Nakita nyo kung paano gumalaw yung agila, paano na-reject yung faith. Pero para sa akin, yung sinasabi ng iba na mga utak talangka daw sila, para sa akin hindi sila utak talangka. Sa sarili ko lang opinion, maring no choice lang talaga sila. Ibig sabihin, gustuhin man nilang sumuporta dito kay Superman at sa mga albularyo, eh wala silang magawa. Kasi merong isang ulo ng agila ang nasa likod nito para gawin ang pagharang sa faith. Ha? Nagets yung ba yung ibig sabihin? Ganito, tingnan natin ha. Way back tayo, 2018, wala pang ganitong klaseng crisis, di ba? May lumalabas ng mga chismis sa mga social media na Kesyo magpapalaganap daw sila ng barcode, itatatak sa mga bawat tao. Na para bang kung iisipin natin, parang ito na yung nakasulat sa Biblia, di ba? Yung sinasabi na Mark of the Beast na tatak ng isang halimaw, o yung 666, na sabi kapag ka wala kang tatak nito sa katawan mo, hindi ka makakakuha ng mga benepisyo mula sa gobyerno. Tulad ng mga pamimili na kung ano-ano sa pamilya na pangangailangan natin. Eh ang kaso, hindi naman nangyari, di ba? Eh lalong naging hindi ka pa rin paniwala yung ganong klaseng chismis. Hanggang sa ngayon dumating itong panahon na to na nagkaroon na ng ganitong krisis. So, nag-iba yung chismis. Hindi na barcode, microchip naman daw. Yeah. Pero, huwag muna tayo dyan. Huwag muna tayo dyan sa tungkol sa microchip na yan. Dito muna tayo focus sa faith. Okay, kanina may binanggit ako, di ba? Nasabi ko, nagkaroon ako ng pagdududa doon sa tungkol sa faith. Pero wala akong pagdududa doon sa kakayahan ng faith.
ang pagdududa ko nandoon sa mga ginagawa na ngayon ng agila. Nagdududa ako na talagang kumikilos na yung ulo ng agila. Okay, ganito yon. Dito sa bansa natin, tagumpay yung ulo ng agila na barahin o ma-reject yung mga fake, yung mga hawak ni Superman at saka yung mga albularyo. Eh ngayon, inimbita sila ngayon ng ibang bansa. Tulad itong bansang Indonesia. Diba? Ngayon, ang tanong, ano bang meron sa bansang Indo na meron dito sa bansa natin? Pareho lang ah. May galamay ang agila dito sa bansa natin, may galamay din ang agila dun sa bansa nila. Huwag nating sabihin na kinakalaban na nila yung ulo ng agila. Parang medyo may kalabuan pa, di ba? So ibig sabihin, hindi kaya na yung pag-imbita sa kanila ng bansang Indo ay paka na rin ang ulo ng agila? Bakit? Paano, anong agenda, anong purpose, bakit sila imbitahin? Ganito yan eh. Yung mga ulo ng agila, hindi lahat ng bansa sa mundo natin ay kakampi nila. May mga mangilan-ngilan na kumakalaban sa ulo ng agila. Eh ngayon, maring ganito, ito sariling opinion ko lang, ha? Huwag niyong paniniwalaan. Pakinggan niyo lang. Ngayon, maring yung pag-imbita ng bansang Indo sa mga kay Superman tungkol dito sa fake, maring ito'y pakanan ng ulo ng agila. Para nang sa ganun, hindi sila mapunta doon sa mga kalabang bansa ng mga ulo ng agila. Ha? Maring sila yung magiging mag-hold doon kay Superman para hindi sila mapunta sa iba. Kaya ang nangyari ngayon, para siyempre, para ganahan, para bang palabas na lang yung laging may good news, laging may update, para doon lang sila manatili. Na? Pagkatapos, mapapansin mo, dumating sa punto na yung pinali na medyo na bumibitin-bitin na, yung sinasabing magla-live coverage para makita ng buong mundo yung pagsasagawa ng pagpapatay ng salot. No? Eh, ayan, hanggang ngayon, wala pa. Kaya ang nangyayari, ang daming mga supporter ngayon, ang naiinit na inaabangan yung pagla-live coverage niya. Kasi kahit wala pang legal pronouncement, kapag ka inilive na yan, parang na rin may legal pronouncement na rin na mangyayari. Eh hanggang ngayon, wala pa. Pero para sa akin naman, kung sa positive side, eh medyo totoong maganda ang ginagawa ng bansang yon kontra sa nangyari dito. Kasi sa totoo lang, kung susundin ang protocol, talagang matagal ang proseso. Aabutin talaga ng taon. Pero sa kanila, sa loob lang ng 2 buwan, may nangyayari ng nakikita. Kaya maring mali din ako. Maring talagang yun talaga yung protocol nila. Kaya lang, paano kung tama yung masama kong hinala? Na yung mga agila, yung mga galamay ng agila dun sa bansang Indo ay loyal pala dun sa ulo ng agila. Aha. Kaya malamang ang mangyayari ng ganito. Kahit na mapatunayan pa nilang kayang pumatay ng salot yung fake, hindi nila ilalabas yan globally. Malamang doon lang yung gagamitin local, sa local nila. Sila lang ang makikinabang. Ano sa palagay niyo?